So malapit na itong matapos ang ating signage na open and close warden version. Titingnan natin kung gagana ba ito. So hello mga friends, ito yung dati kong ginawang karton lang na yung signage na open and close, no, nagre-reverse. So ngayon, gamitin natin itong mga scrap na mga kahoy na mga wala ng patapon na mga kahoy. Baka pwede ba ito? Kasi ito na wala ang kahoy. Ito lang yung kahoy na available. So yan, tinanggal natin yung mga gears at yung template natin. Gayahin lang natin at hugisan. Tetrace lang natin ito yung dating luma natin ginawang karton. So yan. Nag-ugis na tayo at mabilis na tayo para mabilis. So ito, wala akong ibang tools. Dapat sana gagamitin na jigsaw. Ito na lang circular blade. Pero hindi ako sure kung ito ay maganda yung putol dito kasi hindi man ito katulad yung matutulis talaga. So ayan, sundun din lang natin yung mga linya na hinugis natin doon galing sa karton na ginaya lang natin para mapareho lang din sila. Kaso ito ay kahoy para malaman natin kung maganda bang kalabasan. So yan, naputol at nakita nyo yung tabas niya ay medyo rough. So wala na tayong mga ito lang available natin gamit. So malapit nito natin matres lahat ng hugis. So diretso lang natin ito. Ayan. So kailangan na ito ng kunting linis at ganun din sa iba pang nating gagawin. Ayan, nakita yung mga rough. So ililiha lang siguro anong kaya natin, pwede pang smooth. At dito lang gagawa dito sa likod yung stand niya. Yan, stand. So dalawa na sila. So sunod natin gagawin nito ay gear, yung dalawang gears para sa ating mechanics ng ating open and close na litra para mag-reverse. So ayan, hindi maganda. So kakita nyo yung surface ng plywood na ito kasi itong plywood ay pinagtagpi-tagpi lang itong kahoy, hindi man ito buo. So ganyan ba man na pagtsagaan natin to project na to kasi gusto ko rin makita kung anong kalalabasan kung kahoy ang ating gamitin para sa project na ito. So yun, binabay-bay-bay-bay lang natin pero hindi to ang accuracy nito ay ano lang po 50 60, 70 something kasi yan ang tabas ng ating hindi pare-pareho yung ngipin. At hindi na tayo gumamit ng protractor at hindi pa ng mga geometrical device para makagawa tayo ng perfect circle. Ang atin lang ito, mano-mano at spot-spot lang sa ating matayan. Bibilisan natin, lilinisan natin yung mga gilid-gilid ng mga ngipin niya. Ayan, at ito na. At so nakita nyo ba, in-smooth lang natin at sa likod din. Pero kulang pa ito sa meron pa itong gagawing maliit para sa kanya drive kasi ito yung pinaka-input at yung malalaki ang output. So yan, nakuha na natin sa kahoy at linisan natin at lihilihain na natin ito sa mini grinder para magiging okay naman sa tingnan. Sorry, may reserva tayong isa. So titingnan natin kung anong magawa natin dito kung paano ito paikutin lahat o isa lang gagamitin nating output. Ang importante yung makagawa tayo ng open and close na litra. So dito naman sa litterings o mga alphabets niya, si L o E, si tanggalin natin itong parts na yung nagkasya lang. So ayan, pinutulan din natin at binibaybay at ayan, makagawa tayo ng mga litra. So ito yung i-dikit natin doon sa gears. Ayan. So ayan. Ayan ang open. Tapos pag iikot natin yan clockwise ay magiging close, counterclockwise open. So ayan. So ready na itong ating kahoy at nilinihan natin ng kunti at tabasan natin ito para makatayo at may stand siya. So para malaman natin kung anong padrag itsura at nang maganda naman ang kanyang mga corners ang nagawa natin ng mga arc na hindi masyadong arc. Tingnan at jagged siya at ito gagawa tayo dito ng stand. So ito yung stand
At ito yung pansukat ng kapal niya sa caliper. Yung kapal yan ang itatanggal natin sa gilid-gilid para isasalpak natin ito. May pair sila. Isasalpak lang na may tayo siya dyan. So, now this time, gawin din natin ng kunting disenyo para magiging sprocket naman ng kanyang itsura. Yan, natatanggalin natin ng hinugis natin dyan. So, wala. Sana hindi ko binintay yung router. Meron sa nang router, pero ito na lang. Drill, tapos butas-butas. Tapos, natin? Ipapile at sundutin natin ng pile. Flat pile. So, dito may isa din sa stand. Itong pang front stand. Meron din siyang design at meron tayong chisel na luma at hinasa ko na lang para magamit kasi wala akong router. So ayan may butas-butas, so importante makita natin yung dito. So ito na siya, nilagyan natin ng tornilyo at ang kanyang drive shaft at sa likod ito yung input at sa labas yung dalawa yung output. Ayan, so pag ganyan mo siya magiging open close. So pero parang hindi siya smooth ikutin, maramdaman ko yung tigas kasi parang hindi nagpantay ang mga ngipin siya kasi nga sa tabas. Kung laser cut lang ito, laser cut o may jigsaw, okay sana. At itong kahoy na to ay plywood ay maraming mga sobra-sobra na pagtabas mo ay may mga nakukuhang material. So ito pinifix natin siya para iisa na lang siya sa mag-iisa na lang pag-ikot natin, dadalhin siya sa likod parang meron tayong ganyan, tornilyohan natin yan tapos para pag ikot natin sa likod ay madadala yung sa harap yung output sa iyo yung power at magta-transfer doon sa kabila. So ito na, yan ang problema nito. Ngayon, problema talaga sa ngipin kasi pag dapat ang pag-ikot ko nito sa yan, clockwise ay magiging yan o close pero yung order ng is at E ay hindi lumayo kasi nga ang ngipin ay hindi na nagkagat at ito yung counterweight niya para stabilizer dito sa mga litra para hindi forma pa rin siya na mabasa talaga. Kasi titingnan mo, pag maiwan ng isang ngipin yan, hindi na yan mag-align. So ito, ayan. So ganun sana pero pag ihawak, kung ika-crank ko ito sa likod ay may ngipin na hindi mag-abot. So sablay itong project na ito. Ayan. Sablay. So kinunan ko nga na ito unang pero wala rin sablay. So dapat ganito sana ka-smooth. Ganyan sana. Ganun ka-smooth. Open close. So siguro wala na itong silbi. Etapo na siguro. Yan na next time na lang siguro ulit kung meron magandang gamit. Nag-iiba ang kanyang takbo. Minsan nagtapat, hindi magtapat, hindi ko maintindihan. So tapon na lang to, wala, failed. So, salamat sa inyo mga friends at sa susunod na lang. Wala na to, hindi maganda ang kanyang dapat sa computer, si Insikat o jigsaw o banso machine. Hindi yung mano-mano lang pagputol kasi gear ito. Dapat proportion sila at sakto ang kanyang pag-mesh ng gear. So don't forget to subscribe Dr. Dayway. Always bear mind safety first over and out.